maligayang pagbabalik sa Kabanata 44 na pinamagatang ang Pangungumpisal. Pero alam mo ba na ang bulkang Mayon sa Bicol ay tinuturing na pinaka-perpektong bulkan sa mundo na hugis at sulok? Balik tayo sa ating talakayan na pinamagatang ang Pangungumpisal. Ang mga makikita pala natin talasalitaan sa kabanatang ito ay ang una, humihiging na ang ibig sabihin ay tumutunog o humuhuni, kahali-halina na ang ibig sabihin ay kaakit-akit, mabisa na ang ibig sabihin ay epektibo, magkapatlang na ang ibig sabihin ay magkaawang, nakababagot na ang ibig sabihin ay nakaiinip, nakababalisa na ang ibig sabihin ay nakagugulo, pagmumuni-muni na ang ibig sabihin ay pag-iisip ng taimtim, sabad na ang ibig sabihin ay singit sa usapan, satsatan na ang ibig sabihin ay usapan. Balik tayo sa ating babasahin. Mahahaba at malulungkot ang mga gabi sa tabi ng hihigan ni Maria Clara. Nabinat siya pagkatapos makapangumpisal at sa kahibangan sa taas ng lagnat ay wala siyang tinatawag kundi ang kanyang inang hindi kinagisnan. Ngunit, pinantayan siya ng kanyang mga kaibigan, ng kanyang ama at tiya. Nagpamisa at nag-abuloy sa mapaghimalang mga imahe. Si Kapitan Tiago ay nangakong mag-abuloy ng gintong baston sa Birhen sa Antipolo. At sa wakas ay unti-unti ngunit patuloy nang bumaba ang lagnat ni Maria. Manghang-mangha si Dr. De Espadanya sa bisa ng arnibal ng marshmallow at sa sopas ng liquid. Hindi niya binago ang kanyang reseta. Lubhang ipinagmalaki ni Doña Victorina ang kanyang asawa, kaya nang isang araw na matapakan niyon ang kola ng kanyang bata, ay hindi niya binunutan iyon ng pustiso tulad ng dati niyang pagpaparusa. Pinagsabihan lamang niya ng, "Kung hindi ka lamang pilay, ay natapakan mo na rin pati paha ko." Gayong hindi naman siya gumagamit ng paha. Isang hapon, habang binabantayan ni Nasinang at Victoria, si Maria Clara ay nag-usap sa komedor ang kura. Si Kapitan Tiago at ang pamilya ni Doña Victorina. Ikinalulungkot kong mabalitaan yan, saad ng doktor. Hindi rin iyan may ibigan ni Padre Damaso. Saan nga wika ninyo sila malilipat? Tanong ni Linares sa kura. Sa lalawigan ng Tayabas. Sagot ng kurang parang wala sa loob. Daramdaming mabuti ito ni Maria Clara pag nalaman niya. Ani Kapitan Tiago. Mahal niya siyang parang ama. Matalim siyang tiningnan ni Padre Salvi. May palagay ako, Padre. Patuloy na wika ni Kapitan Tiago. Na ang pagkakasakit ni Maria ay nagsimula sa mga sama ng loob niyano ng araw ng pista. Oo nga. At mabuting hindi ninyo piniyagan makipagkita sa Ibarra sa kanya. Maaring maglubha siya. Kundi lamang dahil sa amin, sabad ni Doña Victorina, ay nasa langit na si Clarita at umaawit ng Hallelujah. Amen! Naisip ni Kapitan Tiago na dapat niyang silihin. Mabuti na lamang at walang pasyente mas matataas na tao ang aking asawa, kundi
mapipilitan kayong tumawag ng ibang doktor. At lahat ng mga doktor dito ay ignorante. Ang asawa ko. Sa palagay ko'y tama ako. Putol na wika ng kura. Ang pagkakapangumpisal ni Maria Clara ang nagligtas sa kanyang buhay. Ang malinis na konsensya ay mas mahalaga kaysa gaano mang karaming gamot. Ngunit, hindi ko itinatwa ang kapangyarihan ng siyensya. Higit sa lahat ay ang pag-oopera. Pero, ang isang malinis na konsensya, magbasa kayo ng mga aklat sa reliyon at malalaman ninyo ang maraming napagaling ng isang mabuting pangungumpisal. Ipagpaumanhin ninyo, tutol ng naiinis na si Doña Victorina. Sinasabihin ninyong mabisa ang pangungumpisal? Tingnan natin kung mapagagaling ng pangungumpisal ang asawa ng puno ng mga gwardiya sibil. Ang pasasamata, madam, ay hindi isang sakit na may impluwensyahan ng konsensya. Matabang na sagot ni Padre Salvi. Bagamat ang isang mabuting pangungumpisal ay maaaring makapagligtas sa kanya sa hinaharap sa mga suntok na dumapo sa kanya kaninang umaga. Mabuti nga sa kanya, bulalas ni Doña Victorina na tila hindi naunawaan si Padre Salvi. Mapang-insulto ang babaeng iyon. Sa simbahan ay lagi siyang nakatitig sa akin. Kung sa bagay ay mababa ang kanyang uri. Noong nakaraang linggo ay tinanong ko na sana sa kanya kung ano ang diferensya kung may bigote ako. Pero bakit ko ba siya papatulan? Hindi pinansin ng kura ang lahat ng gayong satsatan at nagpatuloy siya. Maniwala kayo sa akin, Don Santiago. Kailangang mangungunyon bukas ang inyong anak para lubusan siyang gumaling. Ako na ang papa rito. Sa palagay ko'y hindi na niya kailangan ng pang mangumpisal. Mangumpisal na muli. Pero kung may nakababalisa pa sa kanyang konsensya, ay papa rito ako mamayang gabi. Aywan ko, biglang sabad ni Doña Victorina ng saglit na magkapat lang ang pag-uusap. Hindi ko maintindihan kung bakit may mga lalaki nag-aasawa sa gayong katawa-tawang mga babae. Malayo ka pa sa kanya'y masasawi mo na kung anong klase siyang babae. Sino man ay makapagsasabing masyado siyang inditera. Maliwanag na maliwanag. Ano na nangyari riyan sa komandante? Kung gayon ay ayos na ang tungkol doon Santiago. Ipakisabi sa inyong pinsan na ihanda ang ating pasyente para sa komunyon bukas. Paparito ako mamayang gabi para sa maliliit niyang pagkukulang. Kinausap niya sa Tagalog si Tia Isabel na nooy papalabas sa silid. Ihanda ninyo ang inyong pamangkin para sa pangungumpisal ngayong gabi. Bukas, ibibigyan ko siya ng komunyon. Sa gayon ay mas madali siyang gagaling. Pero, Padre, nahihiyang tutol ni Linares. Baka akalain niyong mamamatay na siya. Huwag kang mag-alala tungkol doon, sagot ng kura na hindi man lamang tinignan si Linares. Alam ko ang aking ginagawa. Marami na akong dinalaw ng mga may sakit. Kung sa bagay ay siya naman ang magpapasya kung mangungumunyon siya o hindi. Makikita mo papayag siya sa lahat. Samantala ay si Kapitan Chago muna ang kailangan sa mga ayon sa lahat. Kung gusto mo pa malaman ang kabuuan ng kabanatang ito, ay mag-antay lamang kayo sa part 2. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.